Okay, ayan. Meron ako ipapakita pa lang isang yan, Samsung board. Okay, kung mapapansin niyo yung Samsung board. Ayan, no. Halos natuklap na siya dito sa portion na ito. So, dead set o blackout itong board na ito. Ayan. Kay Samsung ito, yung board na ito. Ayan. So, pakita lang natin and para malaman natin kung bakit siya nag-dead set. So, katatapos lang natin doon na may pakita yung kay Colleen na board na ito yun, no? Yung namamatay ang compressor at IPM, nagda-drop ang supply. So, ayan. Sa mga nagsusubscribe sa atin at sumusubaybay sa video, ayan. So, masusundan nyo ito. And, ipa-follow up natin ito kay Samsung. Ayan. Samsung board. Okay. So, parehas din yan. Nagda-drop ang supply. Or ito, walang power totally. So, kalos kaparehas din naman ito ng mga disenyo ng ibang board. Ayan. So, pakita lang natin. Ayan. So, ito yung tester natin. Okay. So, kapag ka walang power, una nating i-check agad yung ating yan. Ating fuse. So, ayan. So, open yung fuse natin. Ngayon, bakit nag-open yung fuse? So, maaaring may shorted. Based doon sa mga tinuro natin, may mga shorted siya. So, una natin nga alamin kung, teka, kita natin yung isang ayan. So, ito yung pinakita ko kanina dun kay Colleen. Ngayon, ang nagka-problema naman ito, yung kay Samsung board. Ayan. Putok yung fuse na ito. Ngayon, question, bakit pumutok yung fuse? So, pumuputok ang fuse kung nagkaroon tayo ng shorted dito. Ayan. Or shorted tayo dito, papunta ng IPM. So, puputokin yung fuse natin. Yan. Kung may shorted tayo. Yo, so yun yung dahilan ng pagputok ng fuse natin. Okay? So, i-apply ngayon natin dito. So, mapapansin nyo, parehas lang siya ng pattern. Yung ginawa nating Colleen, ginawa nating Samsung board ngayon, gagawin nating Samsung board, iisa lang ang pattern yan. Fuse, ganun din ang dinaanan, dumaan ng diode, naging DC, pumasok sa IPM. Okay? So, kung nasusundan natin ito, susundin din natin kahit yung board ni Samsung. Yan. So, kita natin. Okay. So, na-check natin yung fuse. Nag-open. Ayan. Mas maliwanag siguro. Ngayon, bakit? So, susundan natin yung tinuro ko kanina. Ito. So, yung dinaanan doon sa dalawang coil. Ito yan. Ayan, no. Makikita nyo, shorted na. Yan. So, dapat wala yung shorted na yan. Ngayon, ano bang pinuntahan ng ating supply ng AC? So, ibig sabihin, papunta lang din dun sa diode ng power supply. Ayan. So, ang pagkakaiba lang nito, nakahiwala yung diode ng power supply niya doon sa supply ng IPM. So, ito yung IPM niya. Ito. Yung section na ito. So, ang power supply niya, ito. Gumamit siya ng sariling diode para doon sa power supply. Yan. Okay. So, kung pumasok doon, ganun din ang dinaanan pumunta sa diode. So, ibig sabihin, may shorted tayo dito. Ayan. Yan. So, nakita niyo, pumalo. Dapat hindi siya papalo dahil supply ng AC yan. So, kung short ang AC, puputok ang fuse. Okay, tanggalin natin ito si diode muna. Yan. Okay, yun, tanggal. And, i-check ulit natin. Yun. Wala na.
Wala na yung shorted. Okay, so pwede na nating palitan. So check lang muna natin yung diode para makita nyo. Kaya lang medyo malayo yata tayo sa camera. Yan. Wala na yung cameraman ko eh. Nanood na ng TV. Yan. Yung AC line natin. Yan oh. Nakita nyo pumalo. Dapat to pag na-reverse natin hindi siya papalo. Yan. Pumalo siya. Reverse natin. Pumalo. So ibig sabihin, dito pa lang kita na natin shorted na ito. Yan. Okay. So kakabitan na lang natin ng ito. Diode. Yan. So itong diode na ganito, maliit lang siya, kaparehas din siya ng ganitong diode. Oh. Mas mataas lang ang amperahin nito compare dito. So ito, nasa mga 2.5 ampere lang siguro to, 5 ampere. Yan. Okay. So tingnan nyo yung pagkakaiba niya. Kunin natin yung AC line. Ayan. Ito yung good. So yan oh. Yung dalawang paa niya hindi pumapalo. Yan yung easy line. Ayan oh. Okay, ito. Ayan. Tingnan niyo yung defective. Ito, yung defective, yung easy line niya. Ayan oh, pumalo sa tester. Yan. So ibig sabihin, shorted. So ikakabit natin ito, yung good na diode. Then, i-double check natin ulit kung may shorted pa siya. Ayan. Okay, medyo nag-overtime tayo ngayon dahil may mga tatapusin din tayo bukas. And may nag-request kasi ng Samsung board. So ito na siguro yung pagkakataon para maipakita ko lang sa inyo muna. Yan. So halos pare-parehas lang naman po yan ang disenyo. Medyo nagkakaroon lang ng pagkakaiba-iba dun sa pagkakalagay dito sa board. Yan. So naikabit na natin. Double check naman natin ulit. Yan. So, ilagay natin sa X10. So, meron pa siya sa X10. So, dapat zero voltage to, ay zero resistance to. Yan. Meron pa. So, maaaring nandun na sa may secondary o doon sa papasok ng DC. Papasok ng DC lang, pero primary pa lang pala ito. Yan, oh, shorted. Okay, ayun. Meron pa. Ta. So may shorted pa tayong hahagilapin dito. Maaari yung regulator. Ayan, kung makikita nyo ito regulator nya. Ayan. So hindi muna natin papalitan yung regulator. I-check lang muna natin. Ito. Ayun. May isang capacitor na Mylar. Ito. O, shorted din. Dito. Ika, tanggalin ko muna yung isang Mylar capacitor. Ayun. May nakita na ako. Ito. Yan. Medyo madilim yata sa ating camera. Natulog na kasi yung cameraman natin. Ayan. Natulog. Nanonood pala ng TV. Sorry. Ayan. Makyat na. Iniwanan ako dito. Ayun, tanggalin ko na. Ayun. So, hindi yata gaano makikita, oh. Pero may marking na siya ng pagkasunog. Ayun. Okay, so testerin natin. Yun. Shorted. Yan o. Ayun. Ayos. Shorted. Tapos, i-double check ulit natin. Ayan. Wala na. Bumalik na siya. Kapasitor na lang yung na-check natin. Kaya pumalo siya.
reverse. Ayan. Sa X1 ay sa ayan, X10. Okay. So nawala na yung shorted. Kakabitan na lang natin yung capacitor. Mylar capacitor to. Ayan. Okay. Ayan, may mga nag-request kasi sa atin ng Samsung. Pero ito pa lang kasi yung Samsung, wala tayong mga outdoor indoor dito, mga board lang ang dumating. Ayun. Okay. Yan. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng Mylar. Yan. Yung value ng Mylar natin na nakalagay dito ay 222K. Yan. So, medyo malabo na rin ang mata ko ah. Yan. Yung isa ah, tingnan niya. Ayan ah. Yan. Pumapalo siya sa tester. Yun. Shorted. Tingnan nyo yung good, dapat hindi siya papalo. Ayan o. Okay, so kabit natin. Then, tingnan natin kung aandar na siya. Yan. Hinang na lang. Yan, pamutsumpa ah. Okay. Ayan. So, naikabit ko na. Natanggalin ko ngayon yung fuse. Ito. Nag-open. Yun. Ito yung piece na nag-open. Okay. Ito yung fuse na ikakabit natin. Yan. So lalagyan ko lang ng paa saglit. Ito yung ginawa nating fuse. Lalagyan ko na lang siya ng shrinking tube. Ayan. Para kahit pumutok yung fuse natin, hindi sasabog yung mga glass niya. Ayan. Then, initan lang ng konti para dumikit. Okay. So, yung fuse kasi ginamit niya, yung ceramic fuse. So, wala akong available nito, kaya ganito yung ginagamit ko. Okay. So, ikakabit ko na. Ayun.
Okay. Ayan. So, naikabit na natin yung fuse, naikabit na natin yung diode, and then yung ating mylar capacitor. So, i-double check na lang ulit natin kung may shorted siya. Ayan. So, ito yung ating primary. Ayan. Lagyan natin sa extend. Ayan. Wala na yung shorted niya. Ayan. Wala na. Sa ating diode, wala na din. Sa secondary, wala na. Dapat pag i-reverse, papalo siya. Ayan. Okay. Okay. Reverse, dapat wala. Okay. Sa primary, ito. Ayan, wala na rin shorted. So, pwede na natin subukang paandarin. Ayan, layo ko muna yung tester. Ayan, nakakabit na yung ating reactor. Then, ito na yung board natin. Kakabitan ko siya ng outdoor pan motor para makita natin kung aandar. Ayan. Bigyan natin ng tape para makita natin kung umiikot siya. Ayan. Outdoor pan motor. Ito. Then, may nirady ako dito na yan, ito yung indoor niya. Okay. So, outdoor, ito yung indoor. May nakakabit na rin pan. Yan, dito ko ilagay yung pan. Yan, para makita natin. Tapos, itong indoor pala, baka magtaka kayo minsan, hindi nyo mapapower. Meron siyang switch na kinakabitan itong ito. Yan, kaya pinag-short ko muna siya. Yan, oh. Nilagyan ko siya ng jumper dito. Pag nakakabit ito doon sa unit, sa ating indoor, may pinagsasakabitan ito na switch. So, kapag hindi nakakabit yon, open yung ating dead set, yung ating indoor. Hindi nyo siya mapapower. So, kailangan nagsuswitch ito or lagyan nyo ng jumper kung magtitesting kayo. Yan, oh. Okay? So, dagdag lang natin to. Ayan. So, nakakabit na to. I-direct ako ng connect siya dito. So, yung communication block. Yung ating end and L. Blue. One. And brown. Okay. So, lalagyan natin siya ng power. Okay, kakabitan ko muna ng cord, ha. Okay, ito yung supply natin. Yan, may nakasulat naman yan dito yung sa relay natin, yung line in natin na supply. Yan. So, ito yung ating supply sa indoor niya dinaan ng supply. Then, yung isang paa niya, ayun, so yung kulay blue. Ito ko na siya itatap. Yan. Okay, so yan, yung plug na kinabit natin. Double check lang ulit kung may shorted. So, ayan. Wala na siyang shorted. Oh. Okay. So, wala shorted doon sa plug natin. So, pwede na natin i-plug. So, ayan. Pwede na natin isaksak. Wala naman tayong nakitang shorted. Okay. Ito. Ipa-plug na natin. Boom. Sabog. So, power. Yan. So, okay na. So, kung mapapansin nyo, may indicator light na siya. Ito. Eh, medyo malabo sa video. Pero, nag-on na siya.
Ayan. Maandar yung ating indoor. Antayin ko lang umandar yung ating outdoor. Okay? So, ayan. Umandar na yung ating outdoor. Ito. Umandar na rin yung panmotor natin ng outdoor. Ito. Ayan. So, maaaring okay na. Then, pasilip lang natin yung voltage. So, magbo-voltage reference tayo. So, i-off ko muna. Ayan. So, ang naging problema niya, ito, isang fuse, isang mylar capacitor, and yung diode natin na maliit. Ayan, sa power supply. So, power supply ang nagka-problema sa kanya. Ayan. So, babalik na rin ko lang ito and tingnan natin kung makakakuha tayo ng voltage reference sa kanya. Ayan, para alam natin kung ilang volts. Okay. Negative, positive. Ayan. Okay. So, gamitan natin ang digital tester. Ayan, medyo malabo yata yung atin sa camera. Ayan. DC voltage. So, lagyan natin ang ilaw para medyo maliwanag. Ayan. Okay. Subukan natin isaksak ulit. Yan. Okay. So, voltage reference tayo. Ito yung voltage ng papunta ng IPM. Yan. 312. So, yung ating power supply. Ito. Okay. Yan, yung 15 volts natin. Okay, nakikita ba? Yan. Ah, medyo patagilid. Yan. So, yan, yung 15 volts natin na supply ng papunta ng IPM. And, yung ating ito. Yan, yung 5 volts natin. Yan, 5.4 supply ng system. So, ayan, okay na. Normal na ang supply natin. So, pwede na. Then, umandar na yung ating outdoor. Umandar din yung fan. So, automatic aandar ang ating compressor. Ayan. So, nakikita niya, nagbiblink na siya ng normal. Yan. Okay. So, okay na. So, ganun lang kasimple. Kaparehas din lang nung in-analyze natin na si Colin Board. So, ganun din ang procedure na gagawin natin. So, primary, AC supply, magiging DC, papuntang IPM. Hey, okay. So, okay na.